Hi everyone! Welcome back sa channel po natin. Ang topic po natin ay 7 bad consequences po ng voyeurism or paninilip. So ang voyeurism po ay gaining sexual pleasure while observing unsuspecting individuals. So nasisiyahan siya, naliligayahan siya, nakaka-experience po siya ng pleasure habang nakatingin po dun sa isang tao na walang kamalay-malay, walang kaalam-alam. Ang masama pa nito ay mga bata or kabataan yung kanya sinisilipan habang sila ay natutulog, naliligo, umiihi, nagbibihes. Ito po ay may masamang epekto po doon sa naninilip at doon sa sinisilipan. Pag-aralan po natin ngayon itong mga masamang epekto na to, kaya stay in the end po para po matuto po tayong lahat. Pwede po nating i-share ito sa iba para matuto rin po sila. So ako po muli si Liz Nurse Organist, nurse na nagbibigay ng mga health advice po na makakatulong po sa tamang desisyon pagdating sa kalusugan. Especially may topics po ko regarding sexual health, pagtigil sa sigarilyo, alak, drugs, and many many more. Sana po ipanoorin ninyo at i-share ninyo kung ito po ay naging kapakipakinabang po sa inyo. So, bad consequences po ng paninilip. Ano-ano po ito? Una sa lahat, legal issue. Okay, ang paninilip po ay isang illegal na gawain na nagdudulot po ng criminal charges or kaso. Pwede po kayong magkakaso nito. Na kapag kayo ay kinasuhan, pwede po kayong magmulta ng malaking salapi. Pwede po kayong makulong. And ang pinaka-negative po dito ay magkakaroon po kayo ng permanenteng criminal record. So, wala po sa sino mang tao na may mabuting kaisipan or normal na kaisipan ang gusto na magkaroon po ng permanent criminal record. Number 2, damage to relationships. So, kung kayo po ay may karelasyon, may mga asawa, may boyfriend, girlfriend, at nahuli po kayo na naninilip, okay, masisira po yung tiwala sa inyo ng inyong karelasyon at magiging dahilan, potentially magiging dahilan po ito ng inyong paghihiwalay. Number 3, psychological effects. Pwedeng maka-apekto po ito sa inyong mental health, mga sir, mga ma'am. Ang paninili po ay maaring maging senyales ng mas malalim na problema sa pag-iisip. Pwedeng maging isang dahilan po ito ng iba pang mga mental health disorder. Kaya, kapag kayo po ay nanilip, pwedeng magdulot po ito sa inyo ng sobrang pagkakonsensya, kahihiyan, ganun din po yung labis na pag-aalala, at for sure, makaka-apekto po ito sa inyong tiwala sa inyong sarili. Pwedeng bababa yung tiwala po ninyo sa inyong sarili. Number 4, dito naman po tayo sa impact on victim. Ano po ba yung magiging resulta po nito sa isang taong nasilipan? Okay? Ang taong nasilipan ay pwedeng maka-experience po na sobrang pagkabalisa, pag-aalala na nakaka-apekto na po ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ganon din po, pwedeng kapag hindi po nila ito napagtagumpayan, pwedeng magdulot po ito ng long-term psychological effects katulad po ng anxiety, depression, at post-traumatic stress disorder. Okay, masama pala ang epekto nito dun sa sinilipan. E paano pa kaya kung bata? Okay, mahirap po ito, no? Okay, number 5. Social consequences. Dito naman po tayo sa epekto sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, at sa inyong mga komunidad. Ano po yung magiging epekto po nito? Okay. Kapag ka po kayo ay nahuli na kayo ay naninilip, magkakaroon po ito ng social stigma. Magagalit po sa inyo yung inyong komunidad. Okay? Kakaroon po kayo ng masamang reputasyon at labis na kahihiyan sa komunidad. Pagdating naman po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, maaari na kayo po ay kanilang layuan at ikaila or ikahiya. Gusto nyo po ba yon? So, masisira po yung reputasyon ninyo sa inyong
mga kaibigan, kamag-anak, at sa inyong mga kapitbahay, sa inyong community. Dito naman po tayo sa professional effect or repercussions po. Ang naninilip ay kung sakaling yung kanyang ginagawang paninilip ay na-videohan at nag-viral sa social media at nalaman po ng napakaraming tao, ano pong mangyayari? Lalo na kung kayo po ay may trabaho, pwede po kayo matanggal sa trabaho. At maaaring maging record po ninyo ito sa halimbawa natanggal kayo sa trabaho at gusto nyong mag-apply sa iba at nakilala kayo ng inyong mga future employers, pwede kayong hindi matanggap. Okay? Magkakaroon ko yun ng problema, mahirapan kayong makapaghanap ulit ng trabaho. Number 7, treatment and rehabilitation. Ang paninilip po ay isang considered na paraphilia or paraphilic disorders, lalong-lalo na po kung hindi nyo po ito mapigilan sa inyong mga sarili. So, paraphilia, isa po itong mental disorder na kailangan po ng gamutan or lunas mula sa mga professionals na specialista sa ganitong mga sakit. Okay? Pwede po kayo mag-undergo ng therapy or counseling para malunasan po yung inyong pinagdadaanan. So, kung meron po sa tingin nyo, sa sarili ninyo, parang gustong-gusto nyong manilip, tapos hindi nyo mapigilan, maaga pa lang habang wala pang negative effect na naranasan kayo, kailangan nyo na pong magpakonsulta sa mga professionals na katulad po ng mga psychologist, psychiatrist, para matulungan po nila kayo. Pakonsulta na po kayo agad para maiwasan yung masamang epekto sa inyo at sa inyong potential na silipan pagdating ng araw. So, napakahalaga ang prevention. Sabi ko nga lagi, prevention is better than cure. Kaya, ingatan po ninyo yung inyong sarili. Kung may kakilala kayo na nakaka-experience nito, advice nyo po, i-share nyo po ang video ito para maintindihan po nila ang masamang epekto ng paninilip. So hanggang dito na lang po muna. Pasensya na po sa boses ko. Medyo paus po dahil sa trangkaso. Pero gumagaling na po. Ingat po kayong lagi. Sana po panoorin niyo pa po yung iba ko pa pong videos. I love you all and always pray, always smile. Ingat po kayong lagi. Bye-bye!